Hello, morning mga ka-Harv. Welcome sa ating channel. Ngayon ay Monday, 7 o'clock ng umaga. So, na-discuss na natin yung mga tips sa pag-apply ng work permit, tapos permanent resident. Ngayon, kumpletuin na natin. Siyempre, after ng permanent residence, kukuha ka na ngayon ng Canadian citizenship. Yung iba po, nag-decide mag-continue ng Canadian citizenship. Yung iba naman ay permanent resident, nag-stay sila doon. So yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga ng Monday. So tawid tayo sa tulay ngayon. Ganda ng view dito eh. So nga po, good morning po, no? Sa Canadian citizenship, ang required po ay at least 3 years ka ng permanent residence. O 3 years ka na nag-stay as a permanent resident. Ngayon pag nag-work permit ka, kina-count nila yon yung stay mo. Pero 0.5 days. So ibig sabihin kailangan maka 2 years ka na work permit para i-count nila na 1 year yun. Pero kung bibilangin po yung permanent residency, dapat 3 years, at least 3 years ka para makapag-apply ka ng Canadian citizenship. Ang unang-unang tip ko po dyan, yung PR card nyo po, huwag nyong iwawala kasi kailangan nyo po yun. Tapos, passport, dapat at least 5 years valid kasi usually average din mga 2 years ang processing ng Canadian citizenship. Ang tricky po dyan, kung mag-apply kayo online, I suggest wag po nyo ipaprint yung picture nyo. Kasi ilang beses po akong na-reject yung photo namin dahil sa pinipicturean ko pa siya, i-upload ko kasi online ako nag-apply. Online kami nag-apply. So, bali yung hard copy na photo, pinicturean ko pa. So, parang yung quality, tapos i-upload mo, nabawasan. Kaya, hindi ma-accept ng Canada Immigration yung aming picture. So, na-reject po yun ng ako 2 beses. Tapos, si yung anak ko po, si Sean, tsaka si Mrs. isang beses. So, I suggest po yung photo nyo, kung pupunta man po kayo sa mga accredited Photoshop, mag-digital copy na lang po kayo kung online po kayo magpapasa. Pero kung hard copy po, wala pong problem. Pero kung by mail, okay lang po na kunin nyo yung picture, yung print niya. Tapos, make sure din po alam niya yung 10 years history niyo kung saan kayo nakatira at saka kung saan kayo nag-work. Pati yung address po. Kasi kailangan niyo po yan pagka nag-fill out kayo ng form. So, tandaan niyo po yun. So, ang tip ko lang po, yung ginamit nyo sa PR application nyo, hindi nyo na magagamit yun kasi in the past 10 years po eh. So, kung ilang taon na po kayong PR, so magbabago po yung history nyo. Parang gawin nyo na lang guide yung employment history at saka resident history nyo po. So,
yun po yung suggestion ko. Make sure alam nyo pa rin po yung tinirahan nyo at saka yung kung saan kayo nag-work. Kailangan po yan para sa Canadian citizenship application nyo po. Sunod na tip, magkaiba po ang form ng children at saka yung adult na 18 years old pataas. So, pag nagpunta kayo online, tatanungin kayo kung anong age nyo, pangalan, kung i-fill out kayo ng form para doon sa form nila para malaman nila kung anong form yung ibibigay sa iyo, kung anong package. Kung pang-adult or kung pang-children. So, magkaiba po yung form. Kaya, maging alisto po tayo sa pag-fill out. Baka po magkamali tayo. At iba rin po yung requirements. Pagsasubmit ka ng application, iba yung checklist niya. Kaya, mag-fill out po kayo dun sa form nila para malaman nyo kung ano yung mga dokumento na kailangan nyo i-prepare at saka yung form na dapat nyo fill upan. Tapos, syempre, pagka may criminal record ka, maaaring hindi ka pwedeng makapag-apply ng Canadian citizenship. Kasi syempre, ang hinahanap po nila na magiging Canadian citizen na yung maganda po yung record, wala pong criminal record. Kaya po, ingatan din natin yung stay natin dito sa Canada na make sure na hindi tayo makasuhan or magkaroon ng criminal record. Kasi kung plano nyo pong maging Canadian citizen, eh, yun po yung isang factor na tinitingnan nila na kung wala ka bang criminal record. Yung last po, two years ago na nag-apply kami, 3 years ago po pala, nasa 6 ang adult po, kami mag-asawa, $638. So, times 2. Tapos, ang child po, yung anak namin ay $100. So, bali gumastos kami ng halos $1,400 or $1,400 Canadian dollars. Siyempre, gagastos ka pa sa picture. So, aabot din yun ng mga $70 po kayong tatlo. So, mag-prepare na po kayo siguro mga $1,500. Kung DIY po kayo, ah. Pero siyempre po, kung magagamit kayo ng agency o representative, iba po yung babayaran nyo kasi yung agency. So, DIY, mga nasa 1,500 po, 1,500 Canadian dollars. Pagka naman po, with representative, siyempre, plus yung bayad nyo sa representative. Pagka DIY, lagi ko po sinasabi, basahin pong maigi yung mga instructions at ang mga tanong ng ilang beses po, no? Kasi, sa tulad ko po, no? Akala ko naiintindihan kong maigi yung tanong. Minsan, sa sobrang bilis nating basahin, eh, akala natin, yun na yung thought nung tanong sa form, you know? Kaya dapat mag-ingat po tayo at basahin natin maigi. Ulitin po natin bago tayo magpasa ng o bago nating sabihin na okay na yung ating form. Kumbaga, na-fill out natin siya ng maayos. Make sure na tama po para hindi siya ma-deny o kaya ma-reject yung application natin. Tapos, mahalaga po yung checklist. Susundin nyo po yun. Basahin yung instruction ng checklist. Magkaiba po ang checklist ng sa child at saka sa adult. So, make sure po na sundin nyo po yun. Kasama po yun sa isasubmit nyo.
na application, kaya dapat po naka ano, naka check po doon yung kailangan yung i ano i submit na application. At saka huwag nyo pong kakalimutang reviewin, ilang beses nyo pong reviewin, kasi sa sobrang excited po, minsan may nakakaligtaan din tayo, hindi natin na namamalayan. Kaya mas maganda po na i-reviewin natin yung documents natin, basahin ang instruction bago tayo mag-submit ng application. Ito po, bonus po, no, na information. Ang pagkakaiba po ng Canadian citizenship at saka ng PR or permanent resident ay ang Canadian citizen pwede nang pumoto. Tapos, ang isa pa po ay yung visa free sa ibang mga, mas marami kang bansa na pwedeng puntahan na hindi visa, wala nang visa, visa free na tulad ng US at saka Europe. So kung mahilig po kayong mamasyal o kung gusto nyong mag-travel, hindi na po kayo magiging mahirapang mag-apply ng mahirapan pang mag-apply pa ng visa. Di tulad ng PR po, kasi sa Pilipinas, limitado lang po yung passport natin. So kailangan pa ng mag-apply ng visa. So yun po yung isa sa advantage pag Canadian citizenship. Kasi yung passport mo, magiging Canadian passport na, pwede ka na mag-apply ng Canadian passport. At yung passport na yun, Canadian passport, ay mostly visa free sa mga ano, sa mga iba't ibang bansa. At ang panghuli ko po bang bonus tip, kapag ka nagkaroon po ng let's say na sa ibang bansa kayo, tapos nagkaroon ng ano ng problema, or let's say nagkaroon ng gulo sa bansa na yon at naipit po kayo, priority po kayo na i-rescue na Canadian government para mailabas po kayo sa kaguluhan ng bansa na yun. Ganun din po, halimbawa, pagka nagkasakit po kayo, kayo rin po ay ipa-priority ng Canada na may rescue at madala po kayo sa may pabalik sa Canada. So, yun po yung isang advantage pa ng pagiging Canadian citizen. Pero, tax-wise, or kumbaga, pareho lang din po na magbabayad kayo ng tax. Wala pong special treatment sa tax. Pagdating sa opportunity, ganun din po. Ang pagkakaiba lang, yun nga, yung binigay ko po sa inyo. Tsaka syempre, unlimited yung stay mo sa Canada, tulad ng ang permanent residence, nire-renew siya ng every 5 years. So, yun po yung pagkakaiba. Pero pagdating sa opportunities, kumbaga sa paghahanap na, syempre, may leverage ka na kasi pag PR at Canadian citizen, hindi ka magwo-worry na uwi ka ng Pilipinas. Di ba? At mawawalan. Eh, kumbaga, mawawalan na yung pag-asa mo na makamit yung Canadian dream mo na madala may pamilya mo rito. Pero, yun nga, lagi ko sinasabi, kung porsingito ka na makamit yung isang bagay, na magsikap ka talaga, tsaka ano, samahan mo lagi ng dasal. Kumbaga, sikap, tsaka yung porsingito ka na makamit yung goal mo sa buhay.